Nabanggit din po kahapon ni VP Sara yung pong pagdaragdag po ng health insurance para po sa ating mga teachers. Although meron tayong kasalukuyang PhilHealth, ang mga guro, yun po ang isa sa nakikita niya na pataasan ang health insurance ng ating mga teachers at mapalaki din naman yung net take-home pay, Sir Benjo. Yes, no, dalawang bagay po 'yan. Unang-una yung health benefits, no, actually no provided under the existing law, no, yung Magna Carta for Public School Teachers. I understand, no, VP Sara, no, made mention of Magna Carta, no. Nandun po 'yan. Mm-mm. Ano po, no, although sa portion na health insurance hindi niya nabanggit, no. Mm-mm. Pero maliwanag po, no, na binabanggit po 'yan doon sa batas, no. Aha. Ang binabanggit po diyan, dapat ang mga teacher, no, ay merong annual free and compulsory medical examination and check-up. Apo. No, medical examination. Ano po? No, so yung annual at free at compulsory, dalawa lang magagawa diyan, no, mm-hmm. Yung annual at compulsory, pero hindi yan free. For the longest time hindi po yan binabayaran ng gobyerno. Nagsimula lamang po ang DepEd noong 2020, no, year 2020 na nagbigay ng 500 pesos for medical check up. Pero what is 500 pesos? Napakahirap na po niyan ngayon, ano, na makakuha ng ganun, eh, gumagastos pa yung mga teacher natin, ano, pamasahe papunta doon sa clinic or whichever, no. So, pero maliban doon, no, binabanggit din, kapag ka natuklasan na meron kang sakit, no, dapat ikaw ay paggagamot ng gobyerno, no, mm-hmm. Yung hospitalization mo, even medication ay dapat sasagutin din ng ating gobyerno. Although hindi klaro, no, doon sa batas kung habang nagagamot ka ba o naka-sick leave ka ba, no, ikaw ba ay babayaran.